Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin ninyo ako sa pangalang Dondon ng probinsya ng Capiz. Hindi ko nababanggitin pa yung mismong bayan para proteksyonan din yung imahe ng lugar. Meron akong tiyahin na tawagin natin sa pangalang Tita Jonna. Sa lahat ng tiyahin ko, sa kanya talaga ako pinakamalapit. Dahil 5 taon lamang yung ikinatanda nito sa akin. At medyo kami rin talaga yung pareho ng mga gusto at mga hilig. Panganay kasi yung nanay ko sa kanilang magkakapatid. Habang bunso naman si Tita Jonna. Maaga ring nagkaanak yung nanay ko at ako nga yung kanyang panganay. Kaya konti lang talaga ang agwat ng edad namin ng tiyahin kong ito. Nasa 22 siya noon habang nasa 17 taong gulang naman ako. Mabait po itong si Tita Jonna at talagang meron ding itsura. Ito rin yung dahilan kaya maraming mga kalalakihan sa baryo namin ang nagkakandara pa sa kanya. Marami siyang mga manliligaw. Ngunit sa dami ng merong gusto sa kanya, yung nagustuhan pa talaga ng tita ko ay yung walang kwentang lalaki na taga-kabilang baryo. Binigo siya ng lalaking ito. Dahil nabuntis nga yung tita ko at hindi siya pinanagutan nung lalaki. Tinakbuhan siya. Dahil nung malaman ng lalaki na nagdadalang tao na nga yung tita ko, agad itong lumuwas ng Maynila. Walang pasabi at talagang inabandonan niya ang tiyahin ko at ang kanilang magiging anak. Mga 2 buwan pa lang yung ipinagbubuntis ng tiyahin ko noon nung iwan siya nung lalaki. Nung medyo malaki na nga rin yung tiyan ng tita ko, siguro mga nasa 5 buwan na, palagi na akong nasa bahay nila dahil bakasyon na rin noon. At tuwing bakasyon, talagang doon nga ako tumitira sa bahay nila lolo kung saan din nakatira yung tiyahin ko. Mga 1 sityo lang naman ang pagitan mula sa bahay namin mismo. Yung lola at lolo ko ay mga negosyante. Kahit medyo maedad na, ay talagang kumakayod pa kaya palagi silang umaalis. Nagbabuy and sell po yung mga ito ng mga alimango, talaba at iba pa. Kaya maaga pa silang umaalis at hapon o gabi na kung makabalik. Merong makulit na manliligaw noon yung tita ko. Isa na lang yung natira. Dahil ang lahat ay nag-atrasa na. Mula nang magka-jowa si tita at mas lalo na nung mabuntis na nga ito. Tawagin natin ang manliligaw niyang ito sa pangalang Carlo. Itong si Carlo ay talagang matibay at porsigido. Mas matanda ito kay tita. Siguro mga nasa 30 mahigit na ito. Pero hindi talaga ito sumusuko. Nung malaman nga niyang buntis na yung tita ko, pero hindi pinanagutan ng kanyang nobyo, mas lalo itong nagporsige. Halos gabi-gabi itong pumupunta sa bahay nila tita. May daladalang kung ano-ano. Mabait naman ito. At tanggap daw niya ang anak ni tita. May maayos rin itong hanap buhay. Tinatanggap naman siya sa bahay ni tita at kinakausap rin. Pero hindi talaga yung tipong binibigyan siya nito ng pahiwatig na meron siyang pag-asa. Sa totoo lang, nag-aalangan na rin kasi yung tiyahin ko dahil nga sa mga nangyari sa kanya. Boto rin kami kay Carlo dahil sa kabaitang pinapakita nito. Lalong-lalo na nga yung lolo ko na sinabihan pa nga niya si Carlo na gusto raw siya nitong makainuman minsan. Umiinom pa rin kasi si lolo, pero talagang paminsan-minsan na lang, lalo at nagkakaedad na rin. Hanggang 1 gabi, natupad na nga yung matagal na nilang pinaplano. Nag-inuman si lolo at si Carlo. Siyempre, hindi ako kasali. Dahil nung araw sa mga probinsya, makakainom ka lang kapag nasa legal ka ng edad. E ako, 17 pa lang. Sa inumang ito nagsimula na ang kakaibang mga pangyayari. Nung una ay nandun lang si tita at pati na rin si lola. Nakikipagkwentuhan habang nagiinuman yung 2. Ako naman ay nasa loob lang ng kwarto at nagbabasa ng comics. Pero nakabukas naman yung pinto ng kwarto ko kaya kitang kita pa rin talaga.
Maya-maya ay nagpaalam na nga si Lola na matutulog na. At agad naman na sumunod si Tita at pumasok na rin sa kanyang kwarto. Napansin kong lasing na si Lolo noon at medyo nakahilata na nga sa mahabang upuan. Nagbanyo ako sandali noon. Yung pinto ng banyo nila Lolo ay kaharap lang sa kung saan sila banda nagiinuman. Nung tapos na nga ako at lalabas na sana ng banyo, hindi ako nakatuloy sa paglabas ng pinto. Isinara ko yon ulit habang binuksan ko lang ng kaunti para makasilip dahil bigla akong merong napansin nung lalabas na nga sana ako. Habang tulog na yata si Lolo sa kanyang kinauupuan, nakita ko si Carlo na naroon sa harap ng pinto ng kwarto ni Tita. Hindi naman ito kumakatok at meron siyang kinakagat-kagat na parang kutsara. Okay lang naman sana at baka nais niya lamang na magpaalam kay Tita kaso yung problema. Habang kinakagat niya nga yung kutsara, nakita ko talaga Sir Dan na naglalaway siya habang sumisilip-silip sa pinto ng kwarto. At nakita ko rin mismo na meron itong mahabang mga pangil. May mga pangil si Carlo. At talagang tumatagos yung kanyang mga pangil habang kinakagat-kagat niya yung kutsara. Kinabahan na ako agad syempre. Lalo at parang naghahanap ito ng paraan na mabuksan yung pinto. Nung magsimula na siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Tita, doon na ako lumabas ng banyo. Napatras si Carlo noon sa kinatatayuan niya. Lalo at hindi niya siguro inaasahan na lalabas ako agad ng banyo. Ano ba yun kuya? Tanong ko sa kanya. Kuya kasi yung tawag ko sa kanya. Lalo at mga 30 mahigit pa lang naman din ito. Ah, magpapaalam lang sana ako. Kaso nga lang mukhang tulog na rin yung tiyahin mo eh. Sagot naman ito. Tinitignan ko noon ng maigi ang kanyang bunganga. At wala naman yung mga pangil. Dali-dali rin niyang niligpit ng kaunti yung mga kalat nila. Tapos nagpaalam na rin ito agad. Nauuwi na at agad rin lumabas ng bahay. Agad ko namang nilak yung pinto noon. At naisip ko na baka guni-guni ko lang talaga ang lahat. Na baka bunga lamang ng malikot kong imahinasyon ang aking mga nakita. Ngunit pumunta ako sa may mesa para sana ligpitin na ang iba pang mga kalat. At alalayan na nga rin si Lolo papunta ng kwarto nila. Dahil talagang nakatulog na ito sa kalasingan. Nung tignan ko yung mesa, nakita ko agad yung kutsara. Yun yung ginagamit nila sa kanilang pulutan. Habang may nakahiwalay naman na plato at kutsara si Lolo. Dinampot ko agad yung kutsara para tignan. At doon ko na nga nakita na merong mga butas yung kutsara at medyo nayupi rin. Manipis lang na kutsara yon. Pero nagkaroon talaga ng maliliit na butas na animoy na dali ng matutulis na mga pangil. Parang binuhusan ako ng tubig noon at agad ko nga binalikan ang aking mga nakita. Totoo pala talaga, hindi ko lang guni-guni yon. Naiwan rin niya ang kutsara dahil sa kanyang pagmamadali. Lalo at naabutan ko nga siyang naroon sa may pinto ng kwarto ng tiyahin ko. Gusto ko mang sabihin kay Lolo, pero wala rin talagang silbi dahil nga sa kalasingan nito. Kaya pagkatapos ko siyang alalayan papasok sa kwarto, agad ko nang kinatok si Tita. Nakailang katok din ako at tawag sa kanya bago niya ako pinagbuksan. Nagulat yung tita ko kung ano ba yon. At parang namumutla ako at sinabi ko nga sa kanya ang lahat. Hindi rin makapaniwala ang tiyahin ko. Pero alam niyang wala namang dahilan para magsinungaling ako sa kanya. Lalo at isa rin ako sa mga boto talaga kay Carlo. Ang problema nga lang, alam ko yung nakita ko. Nakabukas pa noon yung bintana sa kwarto ng tiyahin ko. Kaya agad ko ngang sinara ang mga yon. Kahit nag-aalangan, naniwala naman halos si Tita sa akin na sumunod siya sa pinapagawa ko. Naglagay kami ng asin sa bintana pati na rin sa mga pinto. Tapos sinabihan ko siyang huwag isara ang pinto ng kanyang kwarto para mabilis ko siyang mapuntahan. Kinukutuban lang din talaga ako noon. Sa itsura kasi ni Carlo bago ito lumabas, parang hayop na itong uhaw na uhaw
na parang hindi na niya kayang ipagpaliban pa. Wala kong balak matulog noon. Patay yung ilaw sa kwarto ko. Pero bukas yung bintana at nakatingin lang ako sa labas mula roon. Mga isang oras lang siguro ang nakalipas. At meron na nga akong napansin. Maliwanag yung buwan ng gabing ito. At nakita kong merong naglalakad sa labas ng bahay. Napayuko ako at sumilip lang ng bahagya sa bintana. Sa kilos nito at sa kanyang suot. Halata pong si Carlo yon. Pumunta ito sa may damuhan. At nagulat ako nung parang yumuko yun doon at nagtago. Pero hindi lamang yon. Mas lalo kong ikinagulat. Nung may biglang lumabas na kulay itim na hayop mula roon. Ang bilis nung tumakbo at dire-diretso sa kwarto ni tita. Kahit naguguluhan, alam ko na aswang yon na nagpalit lamang ng anyo. Pumasok na ako agad sa kwarto ni tita at binalungan ko siya. Sabay agad nga akong pumunta sa may bintana dahil merong siwang doon at sinilip ko nga yung nasa labas ng bintana. Kitang-kita ko po yon. Parang malaking aso po yon na itim na itim at mapula yung mata. Akala ko dahil lang sa asin kaya lumayo ito sa bintana. Pero bumuelo lang pala ito at tumalon sa taas ng dingding na talagang gusto niyang makapasok. Pagtalon po nito, hinila ko na agad si tita palabas ng kwarto. Pagtingala nga namin ni tita bago pa man kami makalabas, nandoon na po yung hayop sa itaas, lalo at walang kisame yung bahay. Napasigaw na kami agad na merong aswang na nakapasok sa bahay. Hindi ko talaga makakalimutan yung mapupulang mga mata ng hayop. Doon talaga ako kinilabutan. Tumalon po yun sa ibaba na talagang pumasok na nga ng bahay. Mabuti na lang at sa kakasigaw namin, nagising po agad si Lola. At agad nga niyang narinig na sumisigaw kami na merong aswang. Dito talaga ako bumilib kay Lola. Sakto na lumabas na po yung hayop sa kwarto ni tita. Lumabas rin si Lola, Sir Dan. At may hawak-hawak itong baril. Yung baril ng lolo ko. Asan yung aswang? Sigaw pa ni Lola. Nahalatang natataranta pero talagang matapang. Marunong talagang humawak ng baril yung lola ko. Lalo at tinuturuan siya ni Lolo. Nung maabutan niya nga yung hayop, tinutukan niya agad ng baril yon. Nung makita yun ng hayop, mabilis yung tumakbo at tumalon sa dingding sa kabilang side. Pinutukan po yun ni Lola ng dalawang beses pero hindi yun tumama. Napakabilis kasi talaga nung hayop at talagang maliksi. Lumabas pa si Lola ng bahay pati kami. At doon naman namin nakita si Mang Ben, yung kapit bahay namin. Meron siyang daladalang itak at narinig daw kasi niya na nagsisigawan kami na merong aswang. Doon ko na nga pinatignan agad kay Mang Ben yung damuhan kung saan ko nakita si Carlo. Tinignan niya agad at may nakita siyang mga damit. Malamang hindi na ngayon binalikan pa ng aswang dahil nagmamadali na yung tumakbo. Kinuha po ni Mang Ben yon at pinakita kay tita. At yun nga talaga yung suot na damit ni Carlo noong gabing yon. Hindi na niya nabalikan. Lalo at may kapitbahay din kaming nagising na rin. Kumpirmado, siya po talaga yung aswang. Kinabukasan pinuntahan namin si Carlo. Dala-dala ang kanyang damit. Nagmaang-maangan pa po ito. Pero wala siyang malinaw na palusot na sinasabi. Doon na nga siya tinutukan ng baril ng lolo ko. Dahil siyempre nalaman na rin ni Lolo ang mga nangyari. Kinabahan ako noon dahil parang kakalabitin talaga ni Lolo yung gatilyo dahil nga sa kanyang galit. Pero pinigilan siya ni Lola. Pinagbantaan ni Lolo si Carlo noon na kapag lumapit-lapit pa siya kay tita o kahit doon banda sa bahay namin, talagang ikakalat na namin ang pagkatao niya sa buong baryo. At magdasal na rin daw siya na hindi siya mabaril ni Lolo. Hindi na nga nakasagot pa si Carlo noon at umalis na lang din kami. Nalaman na lang din namin nung mga sumunod na araw na lumuwas na nga ito papuntang Maynila. Hindi na namin pinagsabi pa ito dahil sino ba namang maniniwala. Bukod kay Mang Ben, mga piling kamag-anak lang yung napagkwentohan namin.
Dito na rin ito nagtatapos, Sir Dan. Sana nagustuhan po ninyo at maraming salamat po.